Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panang iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos." Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, "Ulol ka," ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may mas magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayon, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Antonio Abad. No, sapagkat June 13, ito yung special sa aking araw, o hindi, si San Antonio de Padua, dahil ako ay kinumpilan sa dyan sa Singalong, hinanap ko talaga yung simbahan na yon para makuha yung aking certificate kasi papasok ako sa seminaryo. So, isa rin si San Antonio sa mga santo na pinagdarasal o nakabilang sa mga Agustinians, no? Pero tutuon tayo sa humiliya ngayon tungkol kay San Nicolas de Tolentino, isa ring paring Agustino. So unang-una muna, bago ako dumako sa pinakatema na si San Nicolas de Tolentino, tagapagsanggalang ng mga sunog. Mamaya ko ikukwento. Una-una, isang maikling pagbabahagi, sino ba si San Nicolas de Tolentino? Sa'yo, isang santong taga-Italia na tagapag, sabi nga, advocate for the souls in purgatory. So yung mga, siya yung tagapagsanggalang din, no? Ng mga sa kaluluwa sa purgatorio. Sa kanya nagdadalangin. Tapos, naging fraile siya o Agustino sa edad na 18 years old. Ako noon naging Agustino ako, 24 na ako, tapos na ako ng college. Tapos, na-ordain siya
ng 25 years old noong 1370. Kasi kung titingnan natin ang kasaysayan ng mga Agustino, nagkaroon sila ng grand reunion during the 13th century, 1255. So pinababa ang mga monghe, kasi talagang original po ng mga Agustino ay mga monks. Pinababa yung mga nasa bundok, nasa mga mataas na lugar at nagsama-sama sila. Siguro at that time, pagdating ng siguro kay San Nicolas, siya yung unang-unang kinanonize na santo sa mga Agustino, no? Yung kanyang lugar na Tolentine sa Italy, no? So bakit naman siya naging tagapagsanggalang ng sunog? So ito yung talagang binasa ko, o alam ko na pero tinginan ko pa uli, ano pa ba yung mga ginawang himala ni San Nicolas de Tolentino, no? Kaya siya ay sige naging santo, isang araw na nasusunog yung isang palasyo doon sa lugar niya, tapos siya ay may dalang bread. Siya ay sikat, no, sa yung nagpagaling sa kanya yung isang tinapay na mayroong cross, no, sa pinakalawas noon, na ito'y dinasal niya sa mahal na birhen, no, nung siya'y may sakit, kinain niya ito at siya'y gumaling. Tapos yung sa nasusunog na isang palas, kasi noon ay talagang mga bahay ay hindi lang bahay na ordinary kundi mga palang palasyo. Nasusunog, tinapon niya yung tinapay doon sa sunog at ito'y huminto, no? So, isa tong himala na ginawa ni San Nicolas de Tolentino na laging inaalala ngayon, lalo na yung tinapay. Naalala ko pa noon, nung Paris Priest pa ako sa San Agustin, pumupunta pa kami sa Mexico, hindi sa Mexico sa labas, sa Mexico, Pampanga. Doon kami umu-order ng tinapay o biscuits na mayroong imahin ni San Nicolas de Tolentino. Tapos, pagpista ng September 10, nagbibigay kami sa mga nagsisimba ng tinapay. So, bakit merong cross? Ayun nga eh, si San Nicolas de Tolentino ay dumanas, no, ng sakit, yun ang kinain niya. No? Gumaling siya. Di ba? Basta anuman bagay na binasbasan, no, at hiningi ng sa harap ng isang santo, mahal na birhen lalo na, di ba? Ikaw ay pagagalingin. Depende ito sa paniniwala ng tao. Kasi kung di ka niniwala, kahit ilang tinapay ang kainin mo, ay hindi ka gagaling sapagkat wala kang pananampalataya sa Diyos. Di ba? So, yun ang pinaka-trademark ni San Nicolas de Tolentino, yung pagbabahagi din, kasi siya in-assign sa monasteryo sa harap ng kanilang gate na mamahagi ng tinapay doon sa mga mahihirap at may sakit. No? So, ayun ay naging kaugalian na, no, doon sa monasteryo na yon. Tapos tayo rin siguro hanggang ngayon merong nagdarasal kapag may mga kalamidad lalo na ng sunog, tumatawag kay San Antonio de Padua. Kahit nga yung simple candle na blessed, kapag merong kalamidad, sindihan niyo yon. Ako na ako pa yan sa mga matatanda na naabutan ko, no, na isa yan sa paniniwala na pinatutunayan din ng simbahan, lalo na yung mga blessed na candle. Pagdating niyo sa bahay, sindihan kung merong kalamidad, no? At marami pang mga pwedeng mga bagay na binabasbasan ng Diyos, no? Ay kay San Nicolas de Tolentino, yan ay isang tinapay, no, na nagpagaling sa kanya. So tayo, nananalangin tayo kay San Nicolas de Tolentino sapagkat yung kanyang unang-una buhay ay
dapat nating tularan. Hindi ko ibig sabihin na magpari kayo, maging ano kayo, no? Yung kanyang pagtulong sa kapwa, isang pagbisit sa mga prisoners, tapos at marami pang mga magagandang gawain na ginagawa nating modelo si San Nicolas de Tolentino. So, meron kayo. Nung una pa lang akong nag-ano ito, pangalawang santo na nila si Saint Nicolas de Tolentino. So, ngayon ay nagkaroon tayo ng Triduum kasi nga yung darating dito na relics, no, ni San Nicolas de Tolentino. So, isang pagsasaya sa isang komunidad, sa isang parokya na dumating ang isang santo o bahagi man, kung anuman na na tungkol, patungkol sa isang santo, nagpupuri tayo sapagkat lalo na, sabi ko nga, ito ay parang pangalawang santo ng parokya, no? Ang mga ibang parokya, no, meron silang sinasamba o tinitingalang santo bukod sa Mahal na Birhen sapagkat yun ang gumagabay sa komunidad. At sa ating, bawat isa sa atin, meron tayong sari-sariling santo. Kung pag-uusapan natin ng mga santo, ay baka next week hindi pa tayo tapos. Kasi magaganda yung buhay ng mga santo. Minsan na, pag wala tayong ginagawa, magbasa tayo ng Life of the Saints. Meron nabibili pong, nag-vlogging pa ako, no? Sa ating, dito sa mga bookstore na lang. Huwag na ako mga Catholic bookstore, no? So, maganda kasi binabatay natin, no, ang ating buhay sa mga nabuhay na tao at naging santo. Ay, Father, hindi po ako magiging santo. Ay, kung hindi man, we are little saints sa ginagawa nating mabuti sa buhay para na rin tayong santo. Hindi nga lang tayo sikat, no? Hindi nga lang tayo kilala, pero maraming tao na alam na mabuti tayong tao. Yun lang naman ang importante, na hindi ka kailangan magkaroon ng malaking pangalan, kundi ikaw ay mamuhay ng ayon sa kautusan ng Diyos. Na wala kang tinatapakang tao na ang mga nasa paligid mo ay hindi lang kakilala, kundi maayos ang pakitungo mo. Hindi ka titira sa mga isang lugar na lahat ay kaaway mo. Eh baka hindi ka mabuhay isang araw, wala ka na sa mundong ito, no? Pero mas magandang mamuhay, no, nang may ngiti sa mukha na wala kang inaapi, wala kang tinatapakang tao, kundi makakatulog ka sa gabi. Nakakatulog po ba kayo sa gabi? Ayun, ibig sabihin, payapa kayo. Wala kayong alinlangan sa mga taong nakakasalamuha mo dahil nagpapakita ka ng mabuti. Kasi pag gumawa ka ng mabuti, babalik sa'yo yung kabutihan. Gumawa ka ng masama, mas masama ang darating sa iyo. Kaya nga, isipin natin, ang Diyos, ginagabayan tayo na huwag tayong mapariwara. May mga santo tayo na nauna na sa atin, gumawa ng mabuti at naging santo pa. Tayo'y, sabi ko kanina, maliliit na santo. Sana yung mga ginagawa natin ay magpabanal sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.